Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na kayo? Meron lang ako ibabahagi yung mga buhay-buhay dito, lalong-lalo na buhay ninyo, buhay nating lahat, at buhay ko. Ang abroad ay talagang napakasarap pakinggan, pero napakahirap yung mga dinadanas natin dito. Marami mga OFW na umuwi na biko. Mangilan-ngilan, may mga siniswerte. Kaya sa pag-abroad, ang kailangan natin yung tibay ng loob, tiyaga, tiis. Yan ang kailangan natin. Dahil kapag nag-abroad ka, ang buhay mo ay nasa kalahati. Dahil ang abroad na hindi mo rin makikita at pagtitiisan, pagtsatsagaan, hindi mo makakamit ang pangarap mo, kundi mo lahat dadanasin yan. Kaya yung mga nag-a-abroad, lalong-lalo na sa mga kabayan ko dyan, yung mga hirap, tiis, sakripisyo na dinanas natin sa ating bansa, pumupunta tayo dito, yun ang ating mga sandata. Nagiging matatag tayo, guys, dahil sa mga pagsubok na yan. Yung mga dinanas natin sa Pilipinas, sinasabi nila, kahit anong hirap at sakripisyo, ay kakayanin natin. Alam nyo, guys, may mga tao na sinasabi nila na kaya nilang mag-abroad. Pero pagdating dito, talagang napakahirap. Umiiyak sila. Gusto nila lang umuwi. Lalong-lalo na sa kanilang mga nadatnan, ang kanilang amo at ang kanilang trabaho, guys. Alam nyo, guys, itong video ko na ito, ibinahagi ko sa inyo kasi marami na akong karanasan din sa pag-abroad. Hindi lang ako ang nakakaranas nito. Marami tayo, mga OFW, yung lalo ng mga kabayan ko dyan. Talagang pong napakahirap. Biro nyo, kakain kayo wala sa oras, matutulog kayo wala sa oras. Magtatrabaho kayo, talagang pagpapaguran ninyo lahat ng mga kikitain ninyo. Kaya kayong dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga mahal nyo sa buhay na nandito sa ibang bansa, yung mga kinikita nila, guys, tingkupin ninyo, isave ninyo. Kasi po, napakahirap po talagang kumita dito sa abroad. Sinasabi ko to at sinasabi ko po sa inyong lahat na ang pag-abroad ay hindi basta-basta. Kailangan matapang ka, matalino ka, madiskarte. Yan ang kailangan dito. At kapag mahina ang loob mo, yung utak mo, hindi mo pinapagana, talagang hindi ka magtatagal dito at mapapahamak ka. Kailangan pumupunta rito. Alam nyo ba, ang lahat ng pumupunta rito ay matalino. Bakit kanyo? Kasi kung hindi ka matalino-lino, hindi ka magsusurvive. Hindi mo alam ang lahat ng gagawin mo. Kailangan, pag pumunta ka dito, may tibay ang loob mo. Matapang ka. Lahat ng mga pagsubok na darating sa'yo, kailangan labanan mo. Pagtagumpayan mo. At kapag napagtagumpayan mo yan, mga pagsubok na yan, doon ka magiging matatag. Doon magiging success ang buhay mo. Kasi kapag tinalo ka ng ganyan na mga buhay-buhay, lalong-lalo na sa mga problema, talo ka. Uuwi ka ng talunan. Uuwi ka ng luhaan. Yung mga pangarap mo sa buhay ay hindi mo makakamit, guys. Bakit kanyo? Kasi doon pa lang sa una, sumuko ka na. Ang mga problema, araw-araw dumarating yan, guys.
ang kailangan lang natin resolbahan. Oo, mahirap. Mahirap ang mga buhay. Lalong-lalo na mga problema sa pamilya, problema sa mga asawa, nagkakahiwalay dahil sa pumupunta sila sa ibang bansa. Yung iba, may mga nanlalalaki, nambababae, di ba? Iyan ang pinagsisimulan ng paghihiwalay ng pamilya. Yung pagpunta natin sa abroad, yung gusto nating makamit sa buhay, yung pangarap natin. Dahil sa karamihan sa atin, sa mga nag-a-abroad, sa mga nakukwentuhan ko, sa mga nakakausap ko guys, ganito ang mga buhay-buhay nila. Mga nagkakahiwalay sa mga asawa, mga naglulukong mga asawa, babae, lalaki. Ganyan ang problema natin dito sa abroad. Kaya guys, kailangan maging matatag tayo. Maging matapang tayo. Kasi kung patatalo tayo sa ganyan, hindi natin makakamit ang ating mga pangarap guys. Maniwala kayo. Sa 100%, sa 20% ang lahat ng mga tao na ganyan na hindi matino ang pamilya at 30% lang ang matitino na pamilya na umaalis dito sa ating dito sa abroad guys. Yeah guys, itong video ko na to, kung napapanood ninyo, ako lamang ay nagbibigay ng lakas ng loob, mga inspirasyon para maging ayos ang inyong buhay, ang ating buhay. Dahil sa abroad, talagang napakahirap po. At saka kung di ka magtitiis, magtsatsaga, magsisipag, hindi ka makakaipon dito. Lalong-lalo na ang mga bilihin dito guys ang mamahal. Kapag hindi ka marunong magtipid sa sarili mo, mag-ipon, uuwi ka ng walang ipon. Ang idea ko lang masasabi sa inyo guys, kapag kumikita kayo, kung buo ang sahod ninyo, huwag nyo lahat ipapadala sa inyong pamilya. Magtira kayo. I-save ninyo sa inyong mga bangko. Dahil kung minsan, kapag emergency na, ubos ang inyong kita o saving, wala kang madudukutan. Dito sa abroad, hindi lahat ng mga kaibigan mo, mga kasama mo sa trabaho ay matutulungan ka. Ikaw din ang re-resolve sa problema mo guys, maniwala ka. Kaya itong video ko na ito sa mga makakapanood, sana tandaan ninyo yung mga sinasabi ko. Dahil naging karanasan ko ito guys. Nagkaroon ako ng problema. Lahat ng mga ipon ko na waldas. May pamilya ako, may mga kapatid ako. Hindi mo kagad sila malalapitan. Dahil sa pamilya, kapag may kanya-kanya na tayong pamilya, may kanya-kanya na silang mga problema, hindi ka nila mabibigyan ng tulong dahil kailangan din nila, hirap din sila. Paano ka? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, nandito tayo sa abroad, habang kumikita tayo guys, ipunin natin, isave natin, hindi yung waldas na lang ng waldas. Hindi iniisip ninyo, sa isang buwan may sahod kayo, buwan-buwan may sahod kayo, hindi nyo rin may maano yan. Ibig ko sabihin, hindi habang panahon na malakas kayo. Hindi nyo rin inaasahan na lagi kayong may trabaho dito sa abroad. Hindi nyo alam na may aksidente o mga sakuna o ma-terminate kayo sa trabaho at wala kayong ipon, uuwi kayo na wala. Kaya guys, yan lang ang tips ko sa inyo guys. Kailangan maging mataktika tayo, matalino tayo para in the future, pag uwi natin sa ating bansa ay may mga ipon tayo at may mga naipundar. At dyan sa mga sa Pilipinas, yung mga mahal natin dito sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa,
tingkipin natin yung mga kinita nila, i-save natin para pag-uwi nila meron silang dudukutin at meron kayong pag-umpisa. Kung mag-umpisa kayong mag-business o mag-umpisa kayo ng inyong mga proyekto sa buhay, ay meron kayong madudukot. Ganun guys, huwag kayong maging waldas. Yeah guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ito muna ang masasabi kong mga karanasan na nangyayari sa atin dito sa ibang bansa. So guys, maraming salamat and have a nice day. God bless. At huwag niyo kalilimutan suportahan ang aking YouTube channel, Ang Pobreng Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo sa mga video na upload ko. Okay guys, God bless po. Have a nice day. Happy weekend po sa inyo.